Magandang buhay sa inyo mga kahabi, kasi ngayon ibibideo ko to kasi sooner alam ko may magtatanong na naman ito sa atin. So unang-una, nagpapasalamat ako kay Brother Maynard kasi itong ating gagawing filtration system para sa ating mini pond na ginagawa ay galing sa junk shop. So kay Brother Maynard to, bibigyan ko lang muna kayo ng konting idea, no? So itong gagawin natin ngayon, gumawa tayo ng rain bar. Ito yung ating rain bar. Ito ay ano ko lang, kumbaga miter saw lang yung ginamit ko para magkaroon tayo ng maraming butas. So dito gumamit ako ng ilang elbow, 1, 2, 3, 4, 4 na elbow at 3 T yung ginawa natin. Kasi ang gagawin natin, ito ay ibubutas natin dito sa ibabaw ito. So sige sabihin, itong Orocan yata ito, Orocan na to na nakuha natin sa junk shop, which is donation lang sa atin ni Brother Maynard ito, kasi nga natutuwa kami, no? Ito, bubutasin natin. Ang pambutas ko dito po, ang pambutas natin, ito po yung ating drill bit. So medyo malaki-laki yan, kaya nababago-bago yung butas. So dito kailangan ko lang lakihan kasi maliit pa. So yun, sakto-sakto na. So ito kasi ang purpose nito, kaya tayo gumagawa nito, ang purpose nito, ito ay magiging rain bar natin. Yan po yung magiging rain bar natin para sa ating pan. Yan. Like sabihin, yan po yung magiging rain bar natin para dito sa atin. Ikutin ko lang para po makita nyo. So eto, tapos dito eto po yung ibababa natin. Yan. Ang purpose po nito, rain bar na to, kung mapapansin nyo tong mga shelves, natanggal, di pa kasi nakakabit etong mga shelves natin, binutas natin. Yan, binutas natin yung ating mga shelves. So tatlong layer to na butas-butas. Ito po, tatlong layer, butas-butas. Ang ginamit kong pambutas dito actually ay soldering iron ang ginamit natin. So tatlo siya, puro butas yan. Then yung huli po, etong huli, nilagyan ko naman ng coupling sa dulo. So may tatlong coupling kasi ito yung pinaka-tubig. So dito yung tubig, dito ngayon bababa yung ating tubig. Kaya nga sa gantong paraan makakatipid tayo kasi nga galing lang sa junk shop tong ating filtration system na gagawin natin. Ito, pakikita ko sa inyo para lang muna magkaroon kayo ng idea bago natin ito tapusin. So ibig sabihin, at least yung making nakita nyo. So ito naman, ikakabit lang natin dito pagkatapos. So dito sa ating mini pan dito, ito yung bakal na to. Anyway, itong bakal na to, courtesy rin to ni Brother KMJS. Diyan natin kinuha to sa junk shop. So, sakto lang para dito sa atin. So, yan, magiging ganyan. Tapos dito, ito yung may buta, may elbow, tatlong elbow, kung saan siya yung magki-create ng oxygen sa ating mini pond. Anyway, yung mini pond naman natin na to, ito po ay nakuha natin kay Brother Art Amante. So sa kanya galing ito nung ako minsan dumalaw sa kanila. Then ang ilalagay natin dito ay yung ating koi fish na regalo naman sa atin ni Brother Birchen Koi Farm ng Pampanga. So paring Birchen, maraming salamat sa iyong ibinigay na koi. Although first time lang natin mag-aalaga, testingin lang natin kung anong magiging resulta nito sooner, kung gaganda ba yung kanyang isda para sa atin. Kaya lang tayo, natutuwa lang tayo na mag-set up kasi alam ko marami sa atin ang naghahanap kung paano gagawa o yung idea kung paano magkakaroon ng filtration system yung ating koi pond. So sa gantong paraan, sabi ko nga, ito rain bar, babagsak dito tubig, sasalain, babagsak dito, sasalain, babagsak dito. Then sa huli, maglalagay tayo dito ng mga ceramic ring sa pinakababa bago ngayon bumagsak sa ating koi
mini koi pond kasi maliit lang naman to, parang siguro nasa ano lang to, 8 feet by ano by 2 feet etong ating ano, etong ating koi. Kaya nga sa gantong paraan makakapaglibang na tayo. So sooner babalikan namin kayo sa magiging itsura ng ating ano finished product. At kapag ito po ay hindi pa masyado maganda, dadagdagan lang natin yung butas. So ganun lang naman. So ito yung pinaka-cover niya sa ibabaw. So ganyan. So later papakita namin sa inyo. Maraming salamat at magandang buhay po sa inyo lahat.